Ayun na! Ayun na! Malapit na tayo. Palatandaan na tayo ay nasa tamang pupuntahan. Natatanaw na natin ang windmill. Makoy palaboy, travel. Ano ba? What's up? Hindi natin alam guys kung paano. Pagay video dito ano? Kasi tayo apat. Mukhang dinaya na naman tayo kagabi. Dinaya. Dinaya kami. Para tulog. Okay. Sige, sige. Pakasalanan mo, aminin mo na. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Interview. Nandito kami sa tent ni Boss Waki. Po. Hello po. Welcome po sa D.N. Rhea Campsite Review. Welcome po uli kayo. Ang campsite na i-review natin ngayon ay Pililya Campsite sa Windmill. Ito ay first time namin makapag-camp dito at may camping site pala rito. Mm-hmm. Pero ito ay hidden. Private. Private yun. At, isa lang ang nakakaalam dito, Mulong Travel lang. Pasok papuntang windmill crossing sa Sampaloc Tanay kanan, tapos lagpas ng palengke kaliwa, lagpas mismo ng palengke ng Tanay, kaliwa na siya. Kaya tayo magkakamping, tigi-isa tayong windmill. Serve as an electric fan. Wow, may tindahan yun. Ay, at least nakikita natin kung saan tayo bibili. Hindi na lalabas dun mismo sa kalayuan. So yan, may bilihan ng tubig dito. Sold. Problem solved. O baka container lang yan binibili. Ah, mayroon pa. Ayun. Ayos. Wow, the best na view ito. Ganda ng view. Oh, ang dami na mamasyal dito. Kaya pala. Marami rin pala ito, ano? Pala ko, anim lang itong windmill sa Pililya. Marami rin pala. Yun, no? Nasa parang 50 rin piraso to. Itong campsite na to, nakaharap doon ay tanaw na tanaw mo yung Laguna Lake. At dito mga private property. Malayo-malayo yung windmill. At dito pinakamalapit. Ito yung tent namin ngayon. Montana. Ito yung biyahe ni Waki. Nature hike.
Okay, Makoy pala, boy. Coleman. Tatayo pa lang. Ay, yung bago, hindi mo nadala? Oo, yung isa. Wala naman dun. Yung bago pa talaga. Ang tagal mong inantay. Ayan. Dito naman ay kay Mulong Travel. Ayan, ang aming dinner ay bangos. Pati loob. Pinalangoy kasi dun sa portal. At ginataang gurami. Liempo, inihaw. Naluto dito. Sa taas din, may nagluluto din. Baby, baby. Tinola na sinigang. Sir Mulong. Eh, pang ano yan? Pang against the light yun. Okay. Sarado si Ma'am Ayla. Shoutout, DN Raya, Campsite. Campsite. Ano galing sa sir? Galing. Made by ano, Harlan's Kitchen. Ayun. Special. Uy. Kahit wala siya, pinabaunan pa tayo ng pangalan. Oo, ganun talaga. Napakabait na nanay natin. Ba? Camping experience na naman ang naranasan natin dito sa campsite na ito. Ang campsite na ito ay may dalawang view. Sa right side ay lake, sa left side naman nandun ang mga windmill. Kaya naman ang score na maibibigay ko rito ay 90%. Sa akin ang score na maibibigay ko dito ay 93%. Ang marerecommend ko naman dito sa campsite na ito ay siguro i-open na ito sa mga campers na gustong mag-camping. I-maintain na nila ang kanilang mga facilities katulad ng tent pitching area, ang CR at yung common area nila. Sa akin naman, bagamat mahirap ang water supply doon, ay pwede silang mag-construct ng rain catcher na magko-collect ng tubig ulan para mayroong imbak na tubig. Pangalawa ay mag-put up sila ng campsite sign doon sa may gate nila para naman ay nakikita ng mga dumaraan at pwedeng mag-camp pag nakita nila na may contact number. Ang final score ng campsite na ito ay 92%. Highly recommended ito sa mga campers na hanap ay raw. Ito ay 95% raw. Nga lang, hanapin nyo at kukontakin nyo si Mulong Travel. Doon kayo makipag-ugnayan para maka pag-camping kayo rito. 100 pesos lang ang bayad sa overnight camping at wala na kayong babayaran pa. Yun lang. Dahil nandito ang windmill, kaya malalakas ang hangin dito, ang moral lesson na tutunan natin sa camping ay wind. We cannot control the wind, nor we cannot change what wind we want to blow. May iba't ibang klase ng hangin. May hangin na nagdadala ng kasunod na ulan. May hangin naman na nagbibigay ng malamig at preskong pakiramdam. At may hangin naman na kalmado lamang. May mga hangin na dumaraan sa atin na nagbibigay sa atin ng panatag na kalooban. Napakasarap sa pakiramdam ng ganitong klaseng hangin.
Pilit kang iniaangat kahit dapang dapa ka na. May hangin naman na ang bigat sa pakiramdam. Kahit hirap ka na, pero wala pa rin siyang tigil sa pagbugso. Dapang dapa ka na, hindi ka pa rin tinitigilan. Ang ganitong klaseng hangin, minsan lang dumating pero ramdam mo ang bigat. Iba't ibang direksyon, iba't ibang lakas at iba't ibang pakiramdam. Iisa lang ang kahulugan. Hindi natin ito mapipigilan. Manatili na lang sana ang kalmadong hangin. Hindi ganon kalamig at hindi gaanong mainit. Walang masyadong iisipin, wala masyadong poproblemahin. Pilit nating yakapin ang hangin na tunay nagmamahal sa atin. Sila ang magbibigay sa atin ng lakas na ituloy lang ang ating nasimulan. Katulad ng hangin, tayo man ay paminsan-minsan ay paiba-iba ang ating galaw sa landas na ating dinaraanan. Ngunit madalas, naaaliw tayo kapag nagliliparan ang mga buhangin sa ating pagdaan. Paulit-ulit natin niyayakap ang mga alon sa karagatan. Isinasayaw natin ang mga dahon bago dumating ang ulan. Tama, marami na tayong nakasalamuhang tao na hindi natin namamalayang napupuwing natin, napapaluha at nasasaktan. Higit lalo ang mga taong hindi napapagod makinig at sabayan tayo sa mga bagay na napipilitan sila. Hindi rin natin napapansin sa bawat kasiyahan natin may mga dahong nalalaglag. Hindi natin maibalik ang pangyayari. Dahan-dahan sana tayo sa pag-ihip. Hindi lahat ay malakas, hindi lahat ay marunong kumapit. Darating ang araw, baka hindi na kita masabayan sa lakas ng pag-ihip mo. Hindi ka lang kasi marunong makinig. Ituturo ko sana sa iyo kung paanong tumawid at mag-iba ng mundo na may kaparehong lakas, katulad ng windmill. Yan po ang moral lesson na natutunan namin sa windmill campsite ng Pililla, Rizal. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng aming supporters at mga viewers. Huwag po kayong magsasawang manood at abangan ang mga susunod na campsite review na aming gagawin. Kaya naman, let's get closer to nature. Let's camp! Ayan, pag maliligo ka ay tatawagan mo pa yung number dito. Dahil yung caretaker ay tagaroon pa. Ito ay abandoned resort na for sale sa mga interested. Ano? Pero kami ay makikiligo lang. Side trip namin ito. Mamayang hapon ay punta kami ng windmill. Doon kami mag-overnight. Ayan. Tingnan natin yung daan. Medyo palusong. Medyo pababa yung daan at ako ay takot sa mga pababang daan. Hindi ako may kahoy. Ayan, pababa na naman. Ito siguro ay magandang resort ano, ng araw. Ano? Ayan. Oh, kasi established na. May hagdanan pa. Sabay-sabay din na kahit hindi yan. Kami ay makikiligo lang dito. Ang lalaki ng ano, ng kubo. At itong paliliguan namin, may falls din dito. Pero itong falls na binabanggit dito ay dito rin ang gagaling ang tubig ng Tining Falls. So mas mauuna ito. Ha? Mukhang pababa nga.